Good morning, kids! It's me, Teacher Joanne, and welcome to our Sunday School! At dahil Sunday ngayon, meron na naman tayong panibagong kwento. Excited na ba kayo? Ako din excited na! Pero, bago tayo mag-start ng ating kwento, tayo muna ay mag-aawitan. Gusto niyo ba yun? Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right on! Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. Nakapikit ang mga mata at nakatungo ang ulo. Very good. So, sasabayan niyo ako sa panalangin, ha? So, tayo na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na muli mong pinagkulob sa amin. Maraming salamat po dahil may bagong kwento kaming matututunan ngayong araw. Dalangin po namin, kayo po ang siyang gumabay sa amin ngayong araw nang may matutunan po kami. Ito po ang aming dalangin, in Jesus' name, Amen. So ayan, magsisimula na tayo sa ating kwento at ang pamagat ng ating kwento ay God's Promise to Abraham. Alam naman natin na napaka mapangako ng Panginoon. He is a promising God. Ngunit, hindi lamang siya kay Abraham nangako. Pati sa atin, madami din iniwang pangako ang Panginoon. Kung babasahin niyo ang Biblia, napakadaming pangako ng Panginoon na binigay sa atin. At ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Napakadami nun. Ngunit, magbabanggit lamang ako ng ilan upang hindi tayo magtagal sa ating kwento. Isang araw, pagkatapos ng baha, ang mga tao sa mundo ay nagpasya. Ano kayang pinagdesisyonan ng mga tao? Sabi nila, maggagawa tayo ng isang bayan at isang moog. Ang moog, ito yung tower. Sabi nila, at ang moog dapat ay aabot hanggang sa langit. At lahat sila, winika nila yon na isang lengguwahe. At meron din silang isang bayan at nagkasundo-sundo sila. Ngunit, hindi yun ipinahintulutan ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon,
binigyan sila ng iba't ibang lingwahe. Kaya, nagpa siya ang mga tao na may pare-parehong lingwahe na lumipat sa ibang lugar at bumuo ng kanilang sariling bayan. At ang bayan na kanilang iniwan ay pinangalan ng Babel. At makalipas ang maraming taon, biglang nangusap ang Panginoon kay Abram. Sabi ng Panginoon kay Abram, lisanin niya ang bayan na iyon at pumunta siya sa bayan na kung saan ay ipapakita ng Panginoon. At si Abram ay sumunod sa utos ng Panginoon at isinama niya ang kanyang asawa na si Sarai at ang kanyang pamangkin na si Lot. Tapos, ang bayan na ipinakita ng Panginoon sa kanya ay ang bayan ng Kanaan. At doon, naging mayaman si Abram at si Lot. Nagkaroon sila ng madaming hayop at saka nagkaroon sila ng malawak na lupain. Ngunit, dahil dumadami ang kanilang hayop, ay nagkaroon ng alitan sa pagitan nila, sa pagitan ni Lot at ni Abram. Ang pastor ng kanilang mga hayop ay nag-away kasi padami na ng padami ang kanilang mga hayop at nagpasya si Abram na papiliin si Lot ng bayan at doon ay nakapili si Lot ng bayan at doon siya nanirahan. Tapos na makaalis ni Lot sa lupain ni Abram, ay muling namusap ang Panginoon kay Abram. Sabi ng Panginoon kay Abram, ibibigay niya ang lupain ng Kanaan at sa kanyang mga anak magpakailan pa man. Ngunit, walang anak si Abram at si Sarai, kaya nagtaka si Abraham kung paano tutupadin ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abram. At mayroong tatlong anghel na dumalo kay Abram at kay Sarai at ang sinabi nila, magkakaroon sila ng anak. Ngunit, tumawa lamang si Sarai. Bakit kaya tumawa si Sarai? Kasi hindi siya naniniwala sa mensahe ng Panginoon. At dahil hindi siya naniniwala kasi siya ay 99 years old na, ibig sabihin matanda na si Sarai kaya hindi siya naniniwala. At pagkatapos nun, sabi ng Panginoon sa kanila na si Abraham ay may bagong pangalan at yun ay Abraham na ang ibig sabihin, Father of many, at si Sarai naman ang pangalan niya na ngayon ay Sara at ang ibig sabihin ay princess. At sinabi pa ng Panginoon kay Abraham na tutupukin niya ang dalawang makasalanang bayan, ang Sodom at ang Gomora, na kung saan ang pamangkin niya na si Lot at ang kanyang pamilya ay sa Sodom nakatira. Kaya dali-daling hinanap ni Abraham si Lot upang ipabatid ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Kaya, nang nalaman ni Lot ay agad niyang binalaan ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang asawa ng kanyang mga anak na umalis sa Sodom at lumipat sa ibang bayan. Ngunit, ang mga asawa ng anak ni Lot ay hindi naniniwala sa salita ng Panginoon kung kaya't hindi sila sumama. Kaya ang nakaligtas lamang sa lumalaglag na apoy sa dalawang bayan ng Sodom at Gomora ay si Lot at saka ang kanyang dalawang anak na babae. Ngunit hindi din nakaligtas ang asawa ni Lot dahil siya ay tumingin pabalik sa makasalanang bayan kaya siya ay naging salt. Ano nga ang Tagalog sa salt? Asin. Yan, nakalimutan ko. So, yun ang nangyari. Pagkatapos ay tinupad ng Panginoon ang pangako niya kay Abraham at kay Sarah na magkakaroon sila ng anak.
na sa kabila ng kanilang katandaan ay nagkaroon na sila ng anak at ang pangalan ng kanilang anak ay Isaac. At sobrang saya nila nang nagkaroon sila ng anak. At doon ang patunayan ni Abraham na kapag nangako ang Panginoon, tutupadin inyo ng Panginoon sa tamang panahon. Kaya kayo, huwag kayong magda-doubt, huwag kayong mag-aalinlangan sa pangako ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, isusupply niya lahat ng pangangailangan natin. Tapos, bibigyan niya tayo ng kapahingahan sa tuwing tayo nalulumbay. Kaya huwag tayong panghihinaan ng loob, lalo na ngayong pandemic. Tapos tayo ay magtiwala at manampalataya lamang sa ating Panginoon. At doon, nagtatapos ang ating kwento. So bago tayo magtapos, tayo muna ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong kwento na aming natutunan ngayong araw. Dalangin ko, Panginoon, sa mga batang ito, kayo po ang siyang gagabay sa kanila. Kayo po ang siyang magpapatatag ng kanilang pananampalataya sa iyo. At kayo po ang siyang gagabay sa kanila sa araw-araw. Papanilitilihin mo po silang ligtas at ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan at disgrasya. Patawarin niyo po kami sa anumang nagawang kasalanan. Ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating activities. So, sa mga mommies, daddies, and ates, or kuyas na kasama pong nanonood ng mga bata, meron po kaming link sa description box po. Pwede nyo printable activities po yun. So, pinutin nyo lang po yun. Then, nanonood na po yung pwede nyo gawing activities ng mga bata. So, yun. So, proceed na tayo sa activity. Enjoy kayo mga bata. Hanggang sa muli. Bye-bye!